Hello mga mare, mga pare. Tuesday pa nga ang video na ito guys, kaya gumawa lang ako ng simpleng baon ng anak ko. Ayan, hindi ko na na-explain sa inyo dahil nga hindi tayo super creative. So, ginawa ko lang ng paraan para may makakain siya sa school. At pagkatapos ay nagsalang na din ako ng red kidney beans dahil nga gusto ng asawa ko ng refried beans. So, ayan, ginawa na rin natin yan. At pagkatapos, nagluto na rin ako ng aming pangmerienda. Dahil nga alam kong pag-uwi ng anak ko galing sa school ay maghihingi yan ng makakain. So, ayan na nga. Lagi tayong nakakita ng mga content creator na gumagawa ng mga merienda, kakanin, mga ano-ano pa dyan. So, syempre talaga mag-crave tayo dahil nga wala akong carnation na liquid. So, ginamit ko lang itong milk powder na pang-cooking. So, carnation din siya pero hinalo ko lang siya sa whole milk para nga maging creamy po ang ating puto cheese. Muntik ko na palang makalimutan itong butter. So, muntik na. So, ayan guys. Sinalang ko na yun siya dyan sa strainer dahil nga nahirapan akong mag-mix-mix para walang buo-buo. Ginamit ko yung strainer at pagkatapos ay ilagay na natin dyan para ma-steam na natin ang ating puto cheese. Nilagyan ko lang ng shredded cheddar dahil wala tayong Eden Craft cheese or ano pa yan dyan. So, ayan lang. Para-paraan lang para may pang merienda. At ayan ang nga, super excited ako sa aking puto cheese. Kaya tinicheck ko yun siya guys. Gumamit ako ng toothpick. So, dapat malinis pa ang ating toothpick. Hindi po toothpick na kabilin-bili na ng ating mga ex. So, ayan na guys. Pinalamig ko muna siya at nag-try na tayo ng isa. So, success po talaga guys dahil nga bounce. Ang nakalimutan ko lang pala ang ilagay dito yung vanilla or yung vanilla essence, yun ang nakalimutan ko. Pero okay din naman siya dahil nga doon sa milk powder, masarap siya at medyo mabango siya, amoy na gatas. I mean, syempre amoy gatas talaga yan pero basta masarap siya. Pero next time lalagyan ko niya ng vanilla extract or vanilla essence. At sa huli ay naluto na rin itong beans. So, ayan na. Masaya na yung asawa ko dahil nga kahit simpleng mga pagkain na namimiss niya ay niluluto ko. So, kahit hindi yan perfect na kagaya ng niluluto ng nanay niya, ay tinatry ko pa rin lutuin. Pagkatapos, bumunta din kami sa likod dahil gusto kong tanggalin na itong last na kalabasa. Last na itong kalabasang to sa puno na ito. So, sa isang puno, tatlo lang itong nakuha ko. Dahil nga kinain na po siya ng snail, yung katawan niya tingnan niyo nag-gasgas-gasgas na dahil sa snail. So hindi na talaga siya namunga pa. So sa year na ito, 5 lang talaga ang kalabasa na nakuha ko. Last year 13, pero this year 5 lang po. So parang lugi tayo this year dahil nga late na tayong nagtanim. So, babawi na lang ako next year. So, ito pala yung raised bed na ginawa ko. Diba? Nakita nyo, ginawa ko ito. So, ito na po yung resulta guys. Tingnan nyo. Diba? DIY lang natin yan. Oh, diba? Effective. Thank you for watching.